Sige po, tayo po ay magsisimula na sa gawain ito. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see.
Your hands, give praise unto your name.
For
Your spirit fall in power. Your
Maganda ba ang panahon? Amen. Sobrang ganda. Pinigil na, pinatahimik na ni Lord itong bagyong si Rolly. Yung Rolly, pangalan yun, di ba? But the name of Jesus is far greater than the name of Rolly. The name of Typhoon. Amen? Pakisabi nga natin, Rolly, talo ka na. Alis. Sa Pilipinas. Hindi ka namin kailangan. Kaligtasan, kagalingan, himala, pagpapala, kasaganaan, buhay na walang hanggan. Ang kailangan ng Pilipinas, hindi bagyo, hindi coronavirus, hindi coronavirus. Walang tinig yung mga tao rito. Hindi coronavirus, hindi bagyo, hindi anumang mga kalokohan ni Satanas. Si Jesus ang kailangan ng Pilipinas at ang Pilipinas ay kaharaan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Sing, shout, clap your hands, give praise unto your maker. Yes! Yes, yes, yes! Deklara natin talo si Rolly. Amen ba? We will declare that Rolly is defeated. Coronavirus is defeated. And all attack of the enemy upon our lives, upon our family, upon the Philippine Islands and the nations of the world are all defeated by Jesus. Hallelujah! Woo-hoo. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout! Sing, shout, clap your hands, give praise unto your maker. Shout, clap your hands, give praise unto your maker. Make a joyful noise unto Hallelujah. The Lord. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your maker. For the Lord, this is the day of celebration. Hallelujah! This is the day to rejoice. Rejoice! The Lord our God is our deliverer. Woo! So let's just praise His name. Woo! Sing, shout, clap your hands. Unto your maker, make a joyful noise unto the Lord. Hallelujah! Woo-hoo. And sing, shout, clap your hands, give praise unto your maker. For the Lord, He is almighty. This is the day of celebration. This is the day of celebration. This is the day to rejoice. This is the day to rejoice. Rejoice! Woo! The Lord our God is our deliverer. So let's just pray. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon, Diyos na buhay! Hina naman ang palakpak natin. Hallelujah! Thank you, Lord. Sige,
Makakaupo tayo sa banal na presensya ng Panginoon. We can have a seat. We can take our seat. Alam nyo kasi, yung mga wala kay Lord, no? Yung mga talunan ba? Kapag dumarating yung mga problema, pagsubok, laban ng buhay, bagyo, disaster, crash, crisis, no? Eh, natatakot yan, kinakabahan, nag-iisip ng negative. Amen po ba? But we true Christians of God, victorious Christians of God, kapag may mga dumarating na mga problema, pagsubok, virus, crisis, bagyo, lindol, etc., lahat ng yan ay hindi natin kinakatakutan, bagkus pinapalayas natin sa pangalan ni Kristo. Amen! Amen! The Bible declares that every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father in heaven. So we true Christians, victorious Christians of God, hallelujah, the people of high calling and the people of destiny, apostolic people, we are not afraid of the devil. We are not afraid of any sicknesses and diseases. We are not afraid of any attack of the enemy. We are not afraid of coronavirus, typhoon, disaster, calamity, storm, tornado, etc. We bind them in Jesus' name. We bind them by the blood of the Lamb and we rebuke them in Jesus' name. Amen! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yeah. Kaya, pakilista mo ito ha, pakilista mo na ito. Sulat mo na ito, labas mo yung notebook mo, lista mo na ito. Yan, lista mo na ito ha. Kapag dumarating ang mga problema, pagsubok, laban ng buhay, crisis, etc., wala tayong gagawin kung hindi, amen po ba? Palayasin yan sa pangalan ni Jesus. Amen po ba? Palayasin. Sabi ng Matthew 18:18, what things soever you bind here on earth shall be bound in heaven. What things soever you loose here on earth shall be loose in heaven. Ano raw ang ating gapusin sa mundong ibabaw na ito, gagapusin sa langit. Ano man daw po ang ating pakawalan sa mundong ibabaw na ito, papakawalan sa langit. Amen po ba? So write it down, Matthew 18:18. Every time disaster comes, crisis comes, any kind of crisis, sicknesses and diseases comes, any attack of the enemy comes, tornado comes, sandstorm, super typhoon, tsunami, etc. All these things will come, don't be afraid, don't be frightened. Rebuke them in the name of Jesus. Amen? May tao pa ba? Amen. And they will obey us. Susundin nila tayo. Ganun yun. We have power in Jesus' name. Amen. Amen. We are not powerless. Hindi tayo mga talunan. Meron tayong kapangyarihan. No? We are full of power. Yan. The name of Jesus is all-powerful. Ang pangalan ni Jesus, sobrang napakamakapangyarihan. Write it down. Kaya pag dumarating yung problema, pagsubok, laban ng buhay, crisis, huwag kang iyak ng iyak. Huwag kang nagne-negative. Huwag kang nag-iisip ng masama. Ang gawin mo, palayasin mo kaagad sa pangalan ni Jesus. I-rebuke mo kaagad in Jesus' name. The gates of hell cannot prevail against the church of God, sabi nga po ng Biblia. May tao pa ho ba rito? Yan, sabi ng Matthew 16. No, verse 19, Matthew 16, verse 19, it says, the gates of hell shall not prevail against the true church of God. And we are the true church of God, the true kingdom of Jesus. May tao pa ho ba rito? Church, temple, yan. Ecclesia, Kuryakon, kingdom, are all the same. This, yan, mga pare-parehas lang po yun. May tao pa ho ba rito? Yan, Matthew 16, verse 18 and 19. Matthew 16, verse 18 and 19. And I tell you, you are Peter, referring to Cephas, to Pedro. Kinakausap ng Diyos si Pedro. Kinakausap ng Diyos si Cephas. At ikaw, Cephas, ikaw, Pedro. And upon this rock, referring to Christ. Amen po ba? Referring to Christ, not to Peter. And on this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven,
And whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Ang liwanag yun. Yan. Ang mga tunay na Kristiyano ba talunan? Iyakin? Uhugin? Lampa? Weak? Hindi po. Glory to God. Hindi nyo ba napapansin maraming Kristiyano akyat panaog lang sa kanilang pananampalataya? Maraming naglilingkod sa Panginoon akyat panaog lang sa kanilang pananampalataya? Parang elevator up and down. Parang siso up and down. Hindi sila up, up and away. Sila ay hindi matitibay. Hindi malalakas. Hindi matataas ang faith, no? Dapat tayo ay cannot be shaken. Ano ibig sabihin ng cannot be shaken? Cannot be moved. Amen? Hindi naman nangako ang Panginoon na walang problema, pagsubok, laban ng buhay, disaster. Hindi nangako ang Diyos na unawala niyan. Pero nangako ang Panginoon, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Amen? Amen. Mapalakpakan natin si Lord. God does not promise that there will be no attack of the enemy in this present world. But God has promised, I will never leave you nor forsake you. Amen? Yan. At ang sabi ng Biblia, Romans 8:31, if Jesus is for us, if God is for us, who can be against us? Who will win over us? Yun. E kapag tayo ay na kay Jesus, sino ang mananalo sa atin? Sino ang magwawagi sa atin? Sino ang makakatalo sa atin? Amen po ba? Kaya nga po kinakailangan talaga maunawaan natin na tayo ay mga cannot be shaken, cannot be moved. We receive an unshakenable kingdom. May tao pa ba? Unshakenable kingdom. We receive an unshakenable kingdom. Oh, unshakable kingdom. Yun yun eh. Kaya nakakaawa, no? Ito ang dahilan kung bakit tayo apostolic. Ito ang dahilan kung bakit ako apostol. Kasi, hindi lang yung mga unbelievers ang ating nililigtas. Bagkus, pinapalakas natin, pati mga Kristiyano, pati mga pastor at mga pastora. Kasi minsan, maraming Kristiyano, maraming pastora at maraming pastor, at mawalang galang na po, wag naman pong mauupend ang iba. Pero ito naman po talaga'y totoo. Akyat panaog lang sa pagiging Kristiyano. Akyat panaog lang sa paglilingkod sa Diyos. Lingkod ngayon at ras bukas. Diba? Ganun ang nangyayari. Now, many Christians and even the workers of God, the preachers of God, are not constantly serving the Lord. No? They are serving now and tomorrow, not anymore. Not serving anymore. So we need the apostolic message, the apostolic teaching. No, they have to submit to the ministry of apostles in order to them to be strengthened. May tao pa ba huba rito? Para mapalakas sila at tuloy-tuloy silang mapalakas. Alam mo, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi nag-post yung isang pastor sa FB. Kaibigan natin siya. Kababata natin sa Panginoon. At if I could remember, that pastor was once a businessman. And in their office, we had a Bible study there. And I am an instrumentalist, a guitarist in their office. Merong Bible study sa isang opisina. Ngayon, merong isang businessman doon. But, as the years went by, lumipas yung mga taon. Hindi ko namalayan, ito palang businessman na ito, he went into full-time ministry. No? He left his business. Iniwan niya yung business niya. No? Nung una, may business sila. Somewhere in Cubao. No? And I was a guitarist in a Bible study in their office. Yan. And as the years went by, hindi na kami nagkaroon ng communication, no? Nawala na kaming communication, no? The communication stopped. And when we had a reunion, no? Nagkaroon kami ng reunion I believe 2 years ago, if I'm not mistaken, 2 years ago. Yeah, also in Cubao. And I found out na siya pala, no? He left his business and entered the full-time ministry. Yan. And he became a missionary.
And he went to one nation, to another nation. Hindi naman sobrang daming bansa, no? But particularly in UAE, I believe, no? Ganoon. So, but, no? Pero ito nangyari. Nakikinig ba tayo? Ito ang nangyari. Na-stroke siya. Na-stroke. So, nagkaroon siya ng tamarind lips. Yung hindi na siya lubos na makapagsalita. Naapektuhan yung mind niya, nagkakaroon ng hindi na sharp, no? When and I found out that this pastor had a stroke, he had a tamarind lips, he's now has a tamarind lips, and not only that, his mind is no longer sharp as before. Hindi na kasing talas dati. And habang kami nagkakaroon ng reunion sa Cubao, medyo mahaba-haba yung aming reunion, whole day eh. Nagsimula kami ng umaga, tanghalian, kumain kami sa isang restaurant. And after that, nagkape kami sa isang coffee shop sa Cubao. And after that, we transferred to isa na namang kainan hanggang dinner, no? And I found out na siya pala ay, yun nga, nag full time na siya, iniwan na niya yung ministry, and he became a missionary. But sad to say, he had a stroke. Nagkaroon siya ng stroke, no? Nagkaroon siya. And according, siyempre, nagkaroon ng stroke, na-stop na siya. Nakikinig ba tayo? Wala na siyang ministry, wala na. And according to him, and as I was talking to him, he told me, I want to die. Because sabi niya, I want to die. I don't want to live anymore, any longer, sabi niya. I am invalid, sabi niya. I can no longer do the ministry of God. And I was shocked and I was surprised sa mga narinig ko sa kanya. And syempre, ang instinct ng totoong lingkod ng Diyos, kung natutulungan natin yung mga unbelievers, how much more yung ating mga kababata, at how much more yung mga naglilingkod sa Diyos at nag full time. And I encourage him. Sabi ko, you know, Pastor, it's not yet the end of the world. And God will make a way where there seems to be no way. So habang nagkakakwentuhan yung mga iba, nagkaroon kami ng heart-to-heart talk doon, no? And after that, I visited his home, no? Here in Marikina, no? Sa Marikina, sa bandang dulo ng Marikina, no? Binisita ko siya. And I keep on encouraging him that he can return to his pastoral work, to the ministry. Nakikinig po ba tayo? Oh, in-encourage ko siya. Sabi ko, makakabalik ka. At sinasabi niya sa akin, makakabalik pa ba ako? Yes, yes, yes. Sabi ko. And nakakatuwa. Sapagkat yung inaatinan niyang church sa may kainta, no? Sa may kainta, inaatinan niyang church. Biglang umalis yung pastor. Eh, ganun naman talaga yun eh. Marami naman kasi talagang pastor. Eh, hindi naman talaga totoong pastor. Pastoran lang talaga. Yung iba naman ay kapag nakakaranas ng mga problema, pagsubok, laban ng buhay, nagsisipag-alisan. At yung iba naman ay kapag, yun nga, eh, kagaya ng ganitong may pandemic, sila ay nag-i-stop. Yung nagkakaroon ba ng mga financial problem, mas especially, nag-i-stop sila. And inalok sa kanya, nakikinig ka ba tayo? Dahil nalaman na siya ay isang dating missionary, dating nagpapastor full-time, inalok sa kanya na maging pastor ng church na yon somewhere in Kainta. Nakikinig ba tayo? Ganoon. And I-encourage him, sabi ko, kunin mo. Lagyan mo ako. Kaya ko ba, sabi niya. Kaya mo yan, lagyan mo. Nakikinig pa ba tayo? And I'm glad he is now pastoring that church. Amen? Amen! Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. That is the ministry of an apostle. The apostle will bring you to your destiny, will help you to fulfill your destiny, will encourage you to fulfill your destiny. Alam mo kasi yung ma-born again ka, isang bahagi yun eh. Born again naman siya, di ba? Pastor nga siya, missionary nga siya eh. Kaya lang ang problema, wala sa ministry.
Wala sa ministry. Anong gagawin mo sa kanya? Ililigtas mo siya? Eh, mas magaling pa siya sa iyo. Matalino yun. English speaking yun. In fact, he was a half Korean. Yeah. His father is a Filipino and her mother is a Korean. Yeah. He can speak Korean fluently and he can speak English speaking as he. But he is a Filipino. A citizen of the Philippines. He is more intelligent than you. In fact, he was a businessman before. Mataas yung pinag-aralan niya. Nag-aaral pa siya sa misyon. Nakikinig pa ho ba tayo? So, paano mo siya? Ililigtas mo ba siya? Iligtas na siya. Kaya lang ang problema, ang kinakailangan mo ay ipag-pray mo siya for his complete healing. Yun ang kinakailangan niya. Ang kinakailangan niya is to encourage, to return to his to the ministry and to fulfill his calling and to finish his calling. And that is the work of an apostle. Amen? It's not a work of an evangelist. Hindi trabaho ng ebanghelista yan. Hindi yan trabaho ng teacher, ng prophet, ng pastor. Prophet will prophesy you. Will prophesy to you. Pero iba yung trabaho ng apostol. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? At marami na ho tayong tinayo at patuloy tayong maraming tinatayo. Amen po ba? The ministry of an evangelist will evangelize you and will pray for your healing, for your miracle, and will also evangelize evangelists, no? In order to produce more evangelists, will conduct discipleship training to produce more evangelists. And that is the ministry of an evangelist. The ministry of a pastor is to guard the flocks of God. Babantayan niya yung mga tupa, alagaan niya yung mga tupa. Yun ang trabaho ng pastor. Siyempre, nagliligtas din yan at nagpe-pray din yan ng mga may sakit at karamdaman. The pastor is also evangelizing and praying also for the sick, canceling also the plans of God, and the teacher is helping the pastor. Nakikinig pa ba tayo? Ang teacher, itinutulungan niya ang pastor. And the prophet is evangelizing, is predicting the future and the give us warning and admonition, prophesying to us. Yun ang trabaho ng pastor. Ng prophet. Amen po ba? Giving us direction. But the apostle will bring you to your destiny. Dadaling ka sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Di ba maraming Kristiyano wala naman sa kalooban ng Diyos? Tama po ba? Nililista mo ba? Huwag mo lang akong tingnan. Ililista mo, lalo na kung pastor at pastora ka. Hindi dapat nililista mo ito. Huwag mo lang akong tingnan, makakalimutan mo ito. Di ba marami namang Kristiyano wala sa kalooban ng Diyos? No, parang ganito yan. Inutusan ni nanay si anak. Anak, bumili ka ng suka. Tama. Ngayon, si anak ngayon umalis. Hindi siya nagdabog. No? Hindi siya nagmormor. Bukas sa puso niya na siya ay pumunta ng tindahan. Ang inuutos ni nanay, suka. Ang binili niya, patis. Nakikinig pa ba tayo? Patis ang binili niya. Amen po ba? Ngayon ang tanong ko, nakasunod ba sa utos ni nanay si anak? Walang sumasagot. Hindi. Ganun ang maraming Kristiyano. May mga ginagawa pero hindi ito ang gusto ng Diyos. Hindi ito ang kalooban ng Panginoon. At kinakailangan ng apostol, ng apostolic ministry para dalin sila sa kalooban ng Panginoon. And sometimes, no, the ministry of an apostle is misinterpreted. Nami-misinterpret ang ministry ng apostle. Kasi nga, ang dinidiin ng marami, iligtas na naman kami. Ano pa ba ang kinakailangan ng apostolic ministry? Ano pa ba ang kinakailangan ng apostol? To bring you to the perfect will of God. To bring you to the perfect will of God. Kaya nga, Kingdom of Jesus eh. Hindi ko inimbento yung Kingdom of Jesus ha. Let your kingdom come and let your will be done. Matthew 6:10. Isulat mo yan, lalo na kung pastor at pastora ka, lalo na kung leader ka, para maipaitindi mo ito lahat, mumuin mo ito sa lahat. Nakikinig pa ho ba tayo? Kung wala lang pandemya ngayon, nasa Bicol sana uli kami ngayon at nasa Mindanao sana uli kami ngayon at nakabalik na uli ng Thailand at ang marami pang bansa. And hopefully this next year, makaikot uli ng maraming probinsya at maraming bansa uli. Amen po ba?
At maaring nung unang panahon, nung sinabi ko na pupunta ng tayo ng radyo at television, iikot tayo ng buong mundo, maaring hindi ka naniniwala. Pero lahat yan ay nangyari, sobra-sobra pa. Amen po ba? Nakita niyo ba ang daming nakapark na kotse sa labas? Amen ba? Amen. Hindi akin yan. Sinasabi ko lang maraming nakapark. Sa inyo yan. Amen? Amen. Ito. Hindi yan yung akin. Amen? Kasi yan. So naunawaan po ba natin? So tayo po ba ay nagsinungaling na tayo po ay lilipad ng maraming bansa? Opo. Sabi ko nga sa kausap ko kagabi sa ating pastora sa Agusan del Sur, Mindanao, we have 3 churches in Mindanao. And aside from that, many pastors are connected to us in Mindanao. Oh. In fact, last January this year, mabuti nga, bagong pa nagpandemya, nakaikot pa ako eh. I've been to 10 provinces of Mindanao last January this year. Itong taong ito, di ba? Mabuti nga eh, nakaikot pa ako ng 10 provinces ng Mindanao. I've been to Sultan Kudarat, I've been to Cotabato, I've been to Samal City, Lake Cebu, I've been to Maguindanao. Yung hindi po sa ampatuan ha, kasi malaki ang Maguindanao eh. Amen po ba? It doesn't mean na pag sinabi mong Maguindanao, yung nagkaroon ng massacre, hindi naman. Malaki kasi ang Mindanao eh. May tao pa ho, pag sinabi mong Maguindanao, it doesn't mean dun sa lugar ni Ampatuan. Hindi po ron. Oo. Actually, when we went, I went to Mindanao, when we went to Mindanao, extra careful talaga. Hindi biro kasi kinakailangan mong ano eh, mag-extra careful. Ganoon yun. Eh, nung unang panahon, sinasabi ko yan, pinaprophesy ko yan, parang hirap-hirap paniwalaan. Amen po ba? No, baka bukas lang nasa Brunei na ako. I'm not kidding. Hindi po ako nagbibiro. Lingkod ng Diyos, bakit mo iniikot ang buong Pilipinas? Bakit mo iniikot ang buong mundo? Ito nga yung ministry ko as an apostle of God eh. Ito, this is the reason why I am apostle of God. This is a sign that I am an apostle of God. I am moving all over the Philippine Islands and I am moving all over the nations of the world. Amen po ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Ayan, pag sinabi, singer ako, singer ka, sige nga, kumanta ka, hindi ako marunong kumanta eh. Eh, hindi ka singer, baka instrumentalist ka. Amen po ba? Naunawaan natin? Yun yun. O ako, gitarista ako, sige nga, mag-gitara ka. Eh, hindi ka naman pala marunong mag-gitara eh. Baka ikaw ay drummer. So it means, merong palatandaan. If you are a Christian, there are marks of a Christian. There are signs that you are a Christian. If you are a pastor, if you are an evangelist, if you are a prophet, if you are a teacher, if you are an apostle of God, yeah, there are signs. No, there are fruits of your calling. And not only that, may tao pa ba rito? Pati mga hindi mo kilala at hindi mo kaano-ano at pati mga taga-ibang bansa, iku-confirm yan. Amen po ba? Iku-confirm nila yan. Pupunta sila sa'yo, magpaparapisay sila sa'yo. Kakausapin ka nila, isisend sila sa'yo ng Lord o ikaw papapuntahin ka sa kanila to confirm your calling. Ganun yun eh. Naunawaan po ba natin? Kaya maraming, kaya nga no, when I posted, no, di ba nagpost ako sa FB natin, so pakilike natin yun. Please watch and listen to our Thus Saith the Lord programs. Ito ang sabi ng Panginoon. Please like, share, and subscribe kay OJF Church YouTube channel and like and i-heart natin. Please heart it. No? Follow the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. No? Nag-post ako ron, di ba? Happy, blessed pastors to all the pastors, di ba? Nilagay ko to all true pastors and true men and women of God. Yun. Merong nag-comment, hindi ko kilala kung sino yung nag-comment kasi marami tayong, we have so many listeners and we have so many viewers here in the Philippines and other parts of the world. Yan. Kaya please allow me to speak in Filipino and please allow me also to speak in English. Although I am not a fluent English speaker, maybe my pronunciation and grammar is incorrect,
But allow me to preach in English because we have so many viewers in different parts of the world. Nakikinig pa ba tayo? Ganoon yun. So nung ako ay nag-post, no, may nag-comment, sabi niya, dapat talaga ilagay yung true eh. True pastors and true men and women of God, for there are false pastors. Correct. Mga man-made pastors, man-made pastoras, product of division, stealing flocks and stealing church from true men and women of God, slandering the true men and women of God in order to steal the flocks of God. Mga false yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Mga man-made, hindi tinayo ng Panginoon. King David was born from the heart of God. Very, very clear yun eh. Was born from the heart of God. Ay marami man-made yan eh. When I was studying in a school of ministry, you know, marami akong classmate dun eh. Nagkaroon ako ng mga classmate dun. Pero yung mga naging classmate ko sa school of ministry, sa Bible school, opo, nag-aaral po ako. Hindi ko lang po masyadong binabanggit lahat yung mga yan. Pero nag-aaral po ako. Nakikinig pa ho ba tayo? Una, by experience. Experiential knowledge truly I did study. So, nag-aaral po ako. Ngayon, yung mga naging classmate ko, hindi naman lahat naging pastor yan eh. May tao pa ba rito? Nakagraduate yung mga yan. Oo. Ang kakapal pa ng mga Bible namin noong unang panahon, ang kakapal pa ng mga Hebrew-Greek namin, ang kakapal pa ng mga concordance namin noon. Pero hindi naman lahat naging pastor yan eh. Although nakagraduate sila, pero hindi sila naging pastor. Amen po ba? Kasi, ang pagpapastor, ang pagiging lingkod ng Diyos ay hindi pinag-aaralan. Amen. Tawag yan eh. Tawag yan. If you are called by God, you can study. If you want to, pwede rin namang hindi ka na mag-aral. May tao pa ho ba rito? Pwede rin namang self-study. Amen? Ganun yun. It's not bad to study, but to enhance your calling, to help you to your calling, tulungan ka. Amen po ba? Para tulungan ka. Pero kaya ka nag-aral para maging lingkod ng Diyos. Walang ganun. Amen po ba? Si Pedro, saan Bible school nag-aral si Pedro? Saan? Wala naman eh. Peter was just a fishers of men. A fisherman, I mean. And he became the fishers of men. He became an apostle of God, the head to the apostolic Jews. Head siya. Kaya pati mga apostol, may ranggo yan eh. Opo, may ranggo yan. Akala natin ang mga apostol pare-parehas, ang mga propeta pare-parehas. Ang akala natin ng mga pastor pare-parehas, may ranggo yan, may ranking yan. Kagaya ng mga pulis, di ba? Ang mga pulis ba pare-parehas? Hindi, may ranggo yan eh. Ganon din ang mga naglilingkod sa Panginoon, may ranggo yan. And we have to accept our calling and fulfill our calling. If we are not fulfilling our calling, if we are not fulfilling our destiny, then the prophet will come and the prophet will prophesy, will give you direction. Nakikinig pa ho ba tayo? This is the way of the Lord, walk in it. This is the way of the Lord, walk in it, sasabihin ng propeta. Ito ang daan ng Panginoon, lakaran mo ito. That is the job of the prophet. Para sabihan ka. Ito ang daan ng Panginoon. Hindi dating daan, ha? This is the way of the Lord. Walk in it, sasabihin sa'yo ng propeta. Pero iba yung apostol. Hindi ka bibigyan ng prophecy. Amen! Tutulungan ka, gagabayan ka. Father yan eh, fathering yan eh. Tutulungan ka, gagabayan ka. May tao pa ho ba rito? Amen po ba? Pagtsatsagaan ka, pagtitiisan ka, pagpapasensyahan ka, uunawain ka. May tao pa ho ba rito? Amen po ba? Amen po ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Naniniwala ka ba na ang higit sa lahat na pinakamatsaga ang mga apostol ng Panginoon? Opo, uunawain ka, iintindihin ka, patuloy kang mamahalin, patatawarin ka, aasikasuhin ka ng tuloy-tuloy. Kasi yun ang kanyang ministeryo eh. May tao pa ho ba rito? Nakikinig pa ho ba tayo? Nililistan niyo ho ba?
So let us now go to our topic, a short message. Yan. In the book of Hebrews 9:27, a very, very short message. So please get your Bible again in your notebook and jot down the revelation of God. Yan. Those who are here, welcome. And those who are watching and listening out there, welcome. Hallelujah. Those who are watching and listening to our programs and to those who are watching and listening through the Facebook fan page and through the YouTube channel, through social media. Yan. Hebrews 9:27, it says, anong sabi rito? Yan, Hebrews 9:27, just as people are destined to die once and after that to face judgment. Yan. Just as people are destined to die once and after that to face judgment. So listen very carefully, no? We will all die. Lahat tayo ay mamamatay. Sabi nga nila, una-una lang yan. Siya ngayon, bukas, tayo naman. Amen po ba? Lahat tayo mamamatay. Maybe we will die. The cause of our death may be because of ailment, because of sicknesses and diseases, because of accident, or because of old age. But the truth is, we will all die. Mamamatay tayong lahat. Amin po ba? Lahat tayo ay mamamatay. Eh, kailan tayo hindi pwedeng mamatay? Kailan tayo hindi mamamatay? We will not only die if we will be included in the rapture of the church. Kapag tayo ay nakasama, no, sa unang bahagi ng pagbabalik ni Kristo Jesus na tinatawag na rapture of the church, no, rapture, rap, R-A-P-T-U-R-E, R-A-P-T-U-R-E, rapture, na ang ibig sabihin ng rapture, to caught up, to snatch away, to caught up, to snatch away, agawin, kunin. Yan ang ibig sabihin ng rapture of the church, rapture, R-A-P-T-U-R-E, agawin, ukunin, to snatch away, to caught up. Yan. And listen very carefully ha, makinig tayong maigi, no? No? Pwede niyong i-search sa mga YouTube, sa mga Google. Itong lang mga binabanggit ko ha, kasi baka kung ano-ano pa ang ma-search ninyo at mag-Google pa ninyo eh. You know, nowadays, sa panahong ito ngayon, no? The Israelites are evangelizing the Israel. The Israel, the Israeli. Kaparehas nila Israelita. Hindi ito natural na ang mga Israelita mismo ang nagbabasa ng Bible at nag-i-evangelize sa kapwa nila Israelita. This is against their teaching, their religion. I've been to Israel. Ikwento ko lang sa inyo, I was in Israel. We were in Israel, I believe 2018. Kwento ko lang sa inyo ng konti ang Israel. Merong mga hardliner na Israel. Sila yung mga naka-turban, sila yung mga naka-uniform, mga all-white, all-black, at hindi mo sila pwedeng kunan, hindi mo sila pwedeng bidyuhan. Amen po ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Those hardliners, Israel, wearing turbans, wearing uniforms, all-blacks, all-whites, I believe, no? You cannot picture them, you cannot bidyo them. Hindi. Pero meron ding mga Israelitang kaparehas din ng Pilipino. Yan din yung mga addict sa mga social media, may mga kulay din yung buhok. Meron din yung mga kasuotan din nila, yung mga jeans na kupas butas-butas. Meron ding mga Israelitang ganoon. Para ding Pilipino. At meron ding mga okay lang. At meron mang mga Israelita na pag nami-meet mo sila, pwede mo silang pwede kang makipag-picture sa kanila, pwede kang makipag-video sa kanila. At when we were in Israel, napakarami ron ng mga kagagandang babae talaga. Kagagandang babae, but they are meron silang mga antitindi ng mga high-powered armory, antitindi ng mga sandata nila. Meron kagaganda nila. Yung iba nagpapa-picture, yung iba hindi pwedeng magpa-picture. Marami kaming picture, marami kaming video niyan eh. Sabi ko nga kay mamaging pakibigay kay Pastor Ibon at ilagay lahat sa VCD o sa DVD o sa USB, panoorin nyo, ang ganda. Nakikinig pa ho ba tayo? You know, in their culture, in their tradition, in their belief,
the Israelites reading the scripture from the Holy Book, from the Bible, and evangelizing their fellow Israelites is against their belief, against their doctrine. Nakikinig ko ba tayo? Pero iba na ngayon. Ang mga Israelita ngayon ang nag-i-evangelize ng mga Israelita. It means the rapture of the church is about to take place. Maaring mamaya lang, bukas lang. Nakikinig pa ho ba tayo? Maaring mamaya lang, bukas lang, rapture na. I'm not kidding. At ito pa, you can search it in Google. The Arab nations and the Israelites are enemies. They are enemies. Nakikinig pa ba tayo? Ang mga Israelita ay nagmula kay Isaac. But the Arab nations, the Muslim nations, came from Ismael. Parehas na anak ni Abraham yan, Ismael and Isaac were both children of Abraham, but different mothers. Sino ang nanay ni Isaac? Sino? Yung mga nagbabasa ng Biblia at naglilista? Sino naman ang nanay ni Ismael? Sa mga nagbabasa at naglilista, ang nanay ni Isaac ay si Sarah, na noon ay si Sarai. Naging Sarah, S-A-R-A-I, Sarai na naging Sarah, H refers to God. Yung H, pangalan ng Diyos yun. Patungkol sa Diyos. Abraham, nilagyan ang H, Abraham. At ang nanay naman ni Ismael ay si? Sino ang nanay ni Ismael? May 500 ako rito, sino makakasagot? Si Hagar, walang nakasagot, akin yung 500. Hindi, may nagtas pala ng kamay, hindi ko natawag eh. Pasensya na, mitali yung 500 ko. Hindi, joke lang. Nakikinig pa ho ba tayo? Ayun. We all know, no? That the Israelites, di ba? And the Arab nations and the Muslim nations are antagonists. May tama ba rito? Magkaawa yan. Pero kamakailan lang, listen very carefully, kamakailan lang, the Arab nations, UAE, at iba, i-search pa natin, pero maliwanag sa akin yung UAE, no? The UAE, the United Arab Emirates, I believe United Arab Emirates composes of, if I'm not mistaken, 7 states. If I'm not mistaken, I've been to UAE last 2018. In fact, we've been there for 3 weeks, I believe. 3 weeks yata kami o 2 weeks yata kami na nasa UAE. Naka-base kami sa Dubai. No? Naka-base kami sa Dubai, tapos pumunta kami sa iniikot namin yung maraming states sa United Arab Emirates. Kaya nga, United Arab Emirates. Ibig sabihin, composes of 7 states, I believe. Ang pinaka-sentro niyan, Abu Dhabi. Ang king ay nasa Abu Dhabi. Amen po ba? Nakikinig ka ba tayo? Mm. Sa maraming bansa na pinuntahan ko, ang pinakamaraming Pilipino, UAE. Kaya yung mga Arabo ron, ang gagaling mag-Tagalog, mag-Pilipino. Kaliwat kanan, puro Pilipino yan. Pero mag-iingat ka. Kasi yung tumatawag sa'yo ng kabayan, akala mo, tinutulungan ka. Lulokohin ka rin ng iba dyan. Sa totoo lang. Hindi lahat ng kabayan dyan tutulong sa'yo. Iba, lulokohin ka lang yan. Guguyuin ka lang. Parang Pilipinas din. May tao pa ba? Ganun yun. So, listen very carefully. The UAE, the Arab nations, the Muslim nations are having a peace pact with Israel. Kung titingnan mo, matutuwa ka, di ba? Kasi matagal nang walang kapayapaan ng Israel eh. Yan nga ang ating prayer eh. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Israel. At ngayon, nagkaroon na siya ng peace. Kasi nagkaroon na siya ng peace pact with UAE Arab Nations. Pero para sa inyong kaalaman, ang ibig sabihin niyan, the rapture of the church is about to take place. Yan ang ibig sabihin niyan. Nakikinig ba tayo? Kaya huwag tayong matutulog ha. Pagdating ng Saturday, sleep early ha. So that on Sunday you will wake up very early in the morning ha, and have a personal devotion and pray, then attend ha. Saturday
No more YouTube, no more TV, no more FB, ha? I-sleep mo si FB mo, ha? FB, sleep ka na. Ganon. So, naunawaan po natin. Para maintindihan natin. Oh. Para maunawaan natin ito. Kaya, we will all die. We will not die if we will be included in the rapture of the church. And the rapture of the church is about to take place at any moment. O, hindi ko sinasabing rapture of the church is coming. Very near. No! Dadating siya, ewan ko, anumang oras, baka mamaya lang eh. Dumating na si Kristo. Kasi ayan na yung mga senyalis eh. Wala ka ng senyalis na hinihintay pa, nandyan eh. Nakikinig ba tayo? Wala ka ng senyalis na hinihintay pa, nandyan ang lahat eh. You know, when we were in Israel, the embassy of US is in Tel Aviv. Kaya ang Tel Aviv City yan eh. At ang Jerusalem, pansamantala, kinuha yan ng mga Palestines. Walang Jerusalem ngayon sa Israel for the meantime. But the US removed the US embassy from Tel Aviv and transfer it to Jerusalem. Anong ibig sabihin nun na tinatransfer na? I've been to Tel Aviv. Nasa Tel Aviv po ako. Marami po tayong picture, marami po tayong video roon. Oh. Kaya kung tawagin ng Jerusalem is the old city of Jerusalem. Pero itinransfer na yung US Embassy, tinransfer from Tel Aviv to Jerusalem. Nakikinig pa ho ba tayo? Oh. Ano ibig sabihin yan? Mamaya lang, pwede nang mag-rapture. Bukas lang, pwede nang mag-rapture. Kaya itong pinili kong i-preach ngayon eh, hindi dahil sa pista lamang ng patay, ha? November 1 ngayon eh, pista ngayon ng patay. Kundi gusto kong ipaalam sa lahat that the rapture is about to take place at any moment. Kaya dapat, lagi kang malinis at banal, matuwid. Ano mang oras? Kasi baka hindi ka makasama sa rapture. Dapat lagi kang maapoy, anumang oras, baka hindi ka makasama sa rapture. Naalala nyo yung 10 virgins, di ba? The 5 virgins were foolish, and the 5 virgins were wise. Oh. Matthew 25 yun eh, Matthew 25. Matthew 25, the 5 virgins were foolish, and the 5 virgins were wise. Oh. The 5 virgins were foolish, they thought that the bride will not yet come. Ang akala nila, hindi pa darating yung lalaking ikakasal. The bride will not yet come. Anong nangyari? Naiwan sila. Oh. Sa totoo lang ngayon, ang daming Kristiyanong nanlalamig ngayon. Madaming mga pastor at pastorang nanlalamig ngayon. Nangihina. Oh. Umaapo yan sa internet. Umaapo yan sa FB, sa YouTube, sa Facebook, sa social media. Yung iba umaapoy sa mga jowa at jowo. Oh. Pero hindi umaapoy kay Lord. Nakikinig pa ho ba tayo? And the Bible declares, no? Just as people are destined to die once and after that to face judgment. Immediately. Pagkatapos ng kamatayan, it's either heaven or hell. No in between, no purgatory, no limbo, no gloria. Man and woman, no in between. Kaya hindi nyo ba nakita? Inaatake ngayon si Pope Francis. Even the Catholic faithfuls are attacking Pope Francis. Yes. Because Pope Francis declared that this member of LGBTQ+ community should have a civil union. Ano sabihin ng civil union? Pwedeng magpakasal sa civil, hindi lang sa simbahan. Eh ngayon, inaatake ngayon si Pope Francis. Pati ng mga Katoliko, inaatake siya. May tao pa ba rito? And there are some believes that Pope Francis is the false prophet. Nakikinig pa ho ba tayo? Isipin mo, babae sa babae magsisex, lalaki sa lalaki magsisex, di ba? Sila sabi nila, oh, sarap-sarap. Yung iba namang banal, kadiri. Oh, ganun yun eh, di ba? Pag nasasarapan sa drugs, wow, sarap.
Sabi naman ng iba, matokhang ka. O, magkaiba sila ng sinasabi. Ganun yun. Anong ibig sabihin yan? The rapture of the church is about to take place. Imbis na sabihin ng Pope Francis na, o, yung mga lalaki, magpakalalaki kayong tunay, ha? Yung mga babae, magpakababae kayong tunay. Kasabihin pa niyang, ano, they must have a civil union in order for them to be protected. No, protected daw. Nakikinig pa po ba tayo? Kaya ayan, talagang sabi ng Biblia, Matthew 24 verse 12. The Bible declares in Matthew 24, tama ba yun? Verse 12, sabing ganun, the wicked will abound, the wickedness will abound. Amen? The wickedness will abound and the love of many will grow cold. The wickedness will abound and the love of many will grow cold. Nakikinig pa ba tayo? Kaya yung mga Katoliko, lumilipat na sa atin eh. Amen po ba? Kasi yung pinuno nila, hindi okay eh. Naunawaan po natin. So there is no purgatory. There is no limbo. There is no in between. Yung itinuturo sa Book of Maccabees, merong Book of Maccabees. Ang Book of Maccabees ay tinatawag na kasama ito sa mga included in the apocryphal books. Apocryphal books or deuterocanonical books. Apocryphal books, deuterocanonical books, no? Ito ay isiningit, idinagdag ng mga Katoliko sa Biblia. Pero hindi talaga yang kasama sa Biblia. Okay? Nakikinig ba tayo? Di ba, si Josh did study in UST. We all know that UST is a Catholic school. So, meron talaga siyang Bible ng pang-Catholic. Required sa kanila yun eh. No? Kaya, ano yun? 72 books ayun, I believe. Instead of 66 books, naging 72. No? There are books inserted by the Catholic religion, no? Pero these are not included in the original New and Old Testament. Nakikinig pa ba tayo? Hindi kasama yun sa original. Ang original na Bible ay 66 books lamang, the Old and the New Testament. At doon sa apocryphal books at sa deuterocanonical books that are the books added by the Catholic religion to the Old and New Testaments, there is a book na tinatawag na Book of Maccabees. Pakisabi, Maccabees. Ayan. At doon sa Maccabees na yon, maraming mga turo ron na mali-mali eh. No, there are erroneous teaching in that Book of Maccabees. Yan. Nakikinig ka ba tayo? They can talk to the dead, no? But actually it's not, hindi ganoon 'yon. Naunawaan po ba natin? So ibig sabihin, the original books of the Bible is only 66 books. The apocryphal books and deuterocanonical books are not included in the original New and Old Testament of the Bible. Hindi yun tinatanggap ng canon of the scriptures. Canon. C-A-N-O-N. Parang camera, di ba? Canon of the scriptures. Ano ibig sabihin ng canon of the scriptures? Sila yung mga scholar ng Biblia. Nakikinig ba tayo? Hindi nila tinatanggap yan. Deuterocanonical books and apocryphal books are not considered from God by the canon of the scriptures. Yun yun. Nakikinig pa ba tayo? Yun yun. Kaya, pag ang tao ay namatay, saan pupunta ang tao pag Kristiyanong totoo? Sa langit. Pag hindi totoo ang Kristiyano, saan pupunta? Sa impyerno. You can choose is either heaven or hell. Ignore and reject Jesus and you will go to hell. Accept Jesus Christ as your Lord, God, and Savior. Renounce and repent from all of our sins and iniquities. Be righteous and be holy before His sight. Then we will go to heaven. Nakikinig pa ho ba tayo? John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, mapahamak, but have eternal life in heaven. Dalawa lang yan, no?
to be perish in hell and to be have an eternal life in heaven. Naunawaan natin, John 3:16. At saka mababasa ninyo, hindi ko na babasahin pa ha, pero kayo na ang magbasa nito ha. In the book of Luke 16, verse 19 to 31. Luke chapter 16, verse 19 to 31. I will not read all these verses anymore. Please read it when you reach your home. In your free time, please read it. Okay? In your free time, Luke 16, verse 19 to 31. There was a rich man. Mayaman siya. Nakikinig pa ba tayo? Saan siya mayaman? Sa kasalanan. No? There was a rich man who is rich in sins and iniquities. There was also a beggar named Lazarus who was poor means living righteously before the sight of God, sacrificing for the sake of God, for the sake of holiness and righteousness of God. Nakikinig pa ba ho tayo? So, tingnan natin maigi ito. Anong pangalan ng mahirap na tao? Anong pangalan? Lazarus. Anong pangalan ng mayaman? Wala. Kasi wala namang ano eh. Wala namang book of life sa impyerno eh. Wala. Ang book of life lamang nasa langit. Nasa langit, book of life lang. There's no book of life in hell. There's no book of life. Only, the book of life is only in heaven. Nakikinig pa ba tayo? Yun, ganun yun eh. Oo. So, merong roll call. May roll call kaya kailangan yung pangalan natin matawag, di ba? Intindihan ba natin? Time will come, there will be roll call in heaven. And our name should be mentioned. Dapat matawag yung mga pangalan natin. Taas nga yung kamay na ang mga pangalan nakasulat na sa alat ng buhay sa langit. May iba, hindi pa sigurado ha. Ah, sigurado na. Oo. So, our names, should be written in the book of life in heaven in order for us to be accepted in the eternal life in heaven. Nakikinig pa ho ba tayo? Eh, lingkod ng Diyos, saan ba nakikita sa Biblia na merong book of life? No? In the book of Luke 10, verse 20, Luke 10:20, merong tinatawag na Book of Life, Luke 10:20, na unawaan natin. Luke 10:20. Yan. Naunawaan natin. Luke 10:20. Meron din tinatawag na Book of Remembrance. Amen po ba? Ano naman yung Book of Remembrance? Yan. Yung bang ikaw ay nag-fasting, nag-prayer, nag-evangelize, nag-follow up, yung bang ikaw ay nag-ayuno, yung bang ikaw ay nag-ikapo, yung bang ikaw ay nagsakripisyo alang-alang sa Diyos. Amen po ba? Humayo ka sa kabila ng COVID, nagpabalot ka lang ng dugo ng Panginoon. Nakikinig pa ba tayo, no? You did sacrifice so much for God. You are giving faithfully and honestly to the Lord. You do pray, you do fast, no? Yung nagsakripisyo ka talaga, meron kang reward sa langit. Amen. Ang tawag doon ay Book of Remembrance. Ayun yun. Nandun nakasulat sa Book of Remembrance. Iba yung Book of Life, ha? Book of Life is a book wherein the names, every name that will be accepted in heaven. The Book of Remembrance are those who will receive reward from the Lord. Amen po ba? May tao pa ba? Yung mga tatanggap ng mga regalo sa Panginoon. Kagaya ngayon, di ba? Di ba ngayon may bagyo, pero wala nang bagyo, pinalayasan natin, di ba? Pero sa kabila ng maulan, nandito kayo, di ba? Tama? Sa kabila ng malamig, nandito kayo, di ba? Oh, nakasulat yan sa Book of Remembrance. Nakasulat yan sa Book of Remembrance. Nakasulat yan. Malakay chapter 3. Malakay chapter 3.
Yan. Verse 16. Malachi 3:16. Then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them. And a book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed his name. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. Kaya, makinig maigi. Malachi 3:16. Malachi 3:16. Makinig maigi, no? Diba? Totoo lang eh. Yung iba, pwedeng hindi aaten, diba? Pero tayo, umaaten talaga, diba? Yung iba, pwedeng hindi naglilingkod, pero tayo naglilingkod, diba? Yung iba, pwedeng hindi nananalangin, hindi nag-aayuno, diba? Hindi nagbibigay na ikapot handog, hindi humahayo, hindi nananalangin. Wala, hindi sila, wala. Pero tayo, hindi pwedeng hindi ganun, diba? Ginagawa natin yun, tama? Wala sa mga sagot. Amen ba? Oh. So we have reward in heaven. Pakisulat mo ito, pakisulat mo ito. Maganda ito. Pag ikaw, listen very carefully. Ito, listen very carefully. Makinig maigi. Pag ikaw, nag-commit ng buhay sa Panginoon, if you committed your lives to the Lord, no? Whether you like it or not, while you are still alive, you will be rewarded. Bibigyan ka ng Diyos ng pabuya. Saan mo sa gusto? Ibigyan ka ng Diyos. Habang naglilingkod ka sa mundong ibabaw na ito, bibigyan ka ng Diyos ng pabuya. Oh. Ang hindi nakakatanggap ng pabuya, yung ayaw tumanggap. Yes. You will not accept reward here on earth while you are serving the Lord if you don't want to receive. Meron bang ganun lingkod ng Diyos na nagpakahirap, ayaw tumanggap? Meron. In the book of Luke 15. Luke 15. Oh. Luke 15. Oh. Tingnan natin sa Luke 15. Oo. Oh, di ba? Sa Luke 15 verse 31, Luke 15 verse 31. And he said to the older brother, "Son, you are always with me, and all that is mine is yours." Oh, nakikinig ka ba tayo? Oh. Eh, lahat naman ng sa akin ay nasa iyo eh. Sa iyo naman lahat yan eh. Ba't di ka nagkatay? Ayaw mo eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Listen very carefully. If you are truly serving the Lord, honestly, faithfully serving the Lord, committing your lives to the Lord, and you are still alive, whether you like it or not, God will bless you. God will promote you. Amen po ba? Ay, naalala ko nga po si Pastora Elmi, no? Eh, noon dapat magkatrabaho ito. Kasi tutulungan niya yung mga magulang niya. Kailangan niya magtrabaho. Pero, Pastora Elmi, before, wants to go to work. He wants to help her parents. But she decided to go full time. Nag full time siya. She obeyed the Lord. May tao pa ho ba rito? O ngayon, yung mga magulang mo ba mahirap, Pastora Elmi? Hindi. Her parents, God made her parents rich, very wealthy. Amen. You see? Ganun yan eh. If you are serving the Lord wholeheartedly, faithfully, with a cheerful heart, ha? No murmuring. Then the Lord will bless you, promote you, and reward you abundantly here on earth. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. And listen very carefully. Ngayon, maraming Kristiyano, maraming pastor at pastora, hindi na na-bless, hindi na na-promote, hindi na umakyat, hindi na tumaas. At yung iba, nagbagsakan pa yung kanilang mga blessing and promotion. Nagbagsakan pa. Bakit? Kasi tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Many Christians and those pastors who was once blessed by God, promoted by God, rewarded by God,
when they stop serving the Lord, their blessings also stop. Umistop din. Kumonti, nag-collapse. Kaya ang mapapayo ko sa inyo, ituloy nyo ang pag-awit, ituloy nyo ang pagtugtog, ituloy nyo ang pagsayaw, ituloy nyo ang pananalangin, pag-ayon ng pag-ahayo, ituloy nyo ang paglilingkod sa Diyos. Kasi kung titigil kayo, titigil din ang blessing at promotion ninyo. Amen po ba? Yes. Kaya yung iba kasi ganito eh. Nung nakatanggap na sila ng pagpapala sa Panginoon, tumigil na sila. Ang akala nila, nagbigay na ako ng malaki noon eh. Nag-full-time na ako noon eh. Nagsakripisyo na ako noon eh. Ngayon, tama na, tama na. Sabi nila, akala nila, tama na yun. Listen very carefully. Commit your lives to the Lord. You will be rewarded by God. And as the Lord rewarded you, don't stop serving the Lord. Keep on serving the Lord. And more rewards are coming. Amen, amen ba? Parang mga ano yan eh, parang mga loyalty card, di ba? Di ba? Pag di ba habang naglo-load ka ng paulit-ulit, di ba? More points are coming, di ba? More rewards are coming, di ba? Parang mga card, di ba? Mga loyalty cards, more rewards, more points are coming, di ba? Di ba? Kagaya ako, minsan pupunta ako ng ano, ng fast food, ng restaurant. Ang pinangbabayad ko rewards lang eh. Apo, rewards lang ng network. Yes. O, i-ano ko lang yung cellphone ko. Nasabihin ko, meron akong reward points eh. Ibabayad ko ito. O, di ba? Hindi ko na pera yon. Rewards lang yon. Amen po ba? O, the more I use my network, then the more rewards, no? I receive from that network. O, ganun yun. The more you serve God, the more points. Amen? The more rewards. The more blessings and promotions. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah. At tatanggapin natin, ha? Huwag tayong tutulad dito sa panganay. Huwag tayong tutulad. Yan. Ngayon, pangalawa, huwag tayong, we Christians should not imitate the celebration of the world. Ano ang sinasabi ng mundo ngayon? Happy Halloween. Di ba? Happy Halloween, no? Halloween party, costume party, no? Mga nakakatakot na costume, kung ano-anong costume dyan, no? Huwag na tayo riyan. May tao pa ba? Yan. Pag tayo ay Kristiyano na, do not participate, do not engage anymore to the celebration of the world. Yan. Nakikinig pa ba tayo? Sa Colossians 2:16. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink or with regard to a religious festival. Pakisabi, religious festival. Pistang pang-relihiyon. Yan. Pasko. Pasko ng mundo. Diba? Wala naman dun si Kristo. The whole world are celebrating Christmas without Christ. Oh. Valentine's Day. Ano pa bang mga celebration, 'di ba? Yung mga Israelites, the Newman Festival, the Sabbath celebration, the Sabbath day. We are not subject anymore to Sabbath celebration or Sabbath day. Colossians 2:16. We are no longer subject to religious festival, to a Newman celebration or a Sabbath day. Yan. Kaya yung mga Sabadistarian, eh, mali po yun. Nakikinig pa ho ba tayo? The Seventh-day Adventist. I'm very sorry for them. We must not be subject to Sabbath day celebration, to religious celebration, to religious festival. Amen ba? O baka may mga nakakatakot kayong mga picture ng kung ano-ano dyan, ha? May amulet kayo, may anting-anting kayo, may gayuma kayo, ha? Baka yung mga bata, pera usog. Ganun. Baka yung mga anak nyo dyan, meron dyan mga nabili nyo sa Quiapo, yung mga may pula-pula na kinakabit, o yung mga sinasabit na kung ano-ano rito. So many amulets coming from Quiapo. Here in the Philippines, there is a place called Quiapo.
wherein many amulets are being sold. So, wag na yun, ha? Mga anting-anting, mga amulet, mga zodiac sign, mga horoscope, di ba? We must not be engaged and participate anymore in consulting the dead, praying for the dead, consulting the saints, prayer for the saints, worshiping the saints, praying to Mary, worshiping Mary, zodiac sign, horoscope, amulets, anting-anting, albularyo, mantatawas, divination, kung ano-ano dyan. Kahit yung mga krus, ha? Okay lang na magkaroon ng krus, di ba? Pero yung krus na yan, sinasamba mo yan, mahirap yan. Nakikinig pa ho ba tayo? O, baka yung krus, pinapanta ko po, aswang, lumayas kahit yung krus. Mali yun, ha? Nakikinig pa ho ba tayo? It's okay to have a cross, but if you are worshiping, idolizing that cross, yun ang problema. May tama ba rito? Amen. Kaya nga ito, makinig tayong maigi. Kaya di ba mayroong Jesus Reign Celebration? Yung Jesus Reign Celebration, ito yung unity daw ng body of Christ na sama-sama raw na worship. Nakikinig ba tayo? Sama-sama raw na worship. Pero alam nyo, the Jesus Reigns is being criticized by the unbelievers. Kinikriticize ng mga unbeliever yung Jesus Reigns. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga Katoliko, sinasayaw nila yung kanilang mga ninyo, di ba? Sinasayaw nila yung mga ninyo nila. Eh yung Jesus Reigns daw, yung corona naman, ang kanilang sinasayaw, pinaparada. Di ba? Nakita niyo yung Jesus Reigns na may pangalan Jesus pero corona. Hindi naman si Jesus yung corona lang yun eh. Yun naman ang kanilang pinaparada. Kaya kinikriticize sila. Sabi ng ganun, di ba? We are parading our idols and you, Jesus Reigns. Not the ministry, ha? Hindi yung Jesus Reigns ministry, Jesus Reigns celebration. You are parading the crown. It seems that you are worshiping the crown. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya mag-ingat-ingat ho tayo eh. Eh, para sa akin, okay lang naman yung mga celebration ng sama-sama eh. Kaya lang, siguraduhin natin talagang tuloy-tuloy, no? Kasi ganyan yan eh. Makinig kayong maigi sa akin para maunawaan ninyo ako. Pag merong lilitaw na mayaman, tas maraming pera, i-unite yung body of Christ, mayu-unite yan eh. O kaya naman, magpapalabas ang mga panibagong doctrine, panibagong teaching, coalition, organization, movement, na i-unite kasi mapera siya eh. Parang trending viral na kuhaban ninyo. Kasi isang araw, babagsak. Babagsak na yan. Tutumba na yan. Merong lilitaw na naman. So, trending lang o viral lang. Nakuha ninyo. So, yun ang problema. Kaya kinakailangan talaga gumit na tayo sa kalooban ng Diyos eh. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? So, tayo ba, meron ba tayong Happy Halloween? Tayo mga Kristiyano? Yan. We should not participate nor be engaged in a Halloween party, Halloween costume, etc., etc. Yan, and the like, no? This celebration is just glorifying Satan and his work. Nakikinig pa ho ba tayo? And lastly, dito na tayo magwawakas. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Mangangaral, kapitulo 9, versikulo 10. Tapos na po tayo rito. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Yan, ang sabi rito. Whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, or knowledge, nor wisdom. Nakikinig pa ho ba tayo? Ulitin ko uli. Whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Ayun. Pag tayo raw ay namatay na, patay na. Nakikinig ba tayo? Wala na raw pagpaplano, wala na raw paggawa, wala na raw pag-aasikaso. So it means, while we are still alive, give our best now. If the Lord's calling you to go full-time, then go full-time. If the Lord's calling you to preach, then preach. If the Lord's calling you to evangelize, to pray and fast, and the Lord is calling us to give honestly our tithes and offerings to the Lord. Amen po ba?
Kung ano yung kaya mong gawin ngayon sa Diyos, gawin mo na. Kasi pag namatay ka, pag nag-rapture ka, hindi mo na yan magagawa. Naunawaan po ba natin? Hindi mo na yan magagawa. Yeah. Doon ka umupo, sa upuan mo. Kasi may mga nakaupo dyan eh. Naunawaan po natin. So magwawakas na po ako ha. Kung ano yung kaya mong gawin ngayon sa Panginoon, gawin mo na. Anything that you can do for God now, do it now. Accept now Jesus as your Lord, God, and Savior. Serve Him now. Give honestly your tithes and offerings to the Lord. Serve the Lord. Fast and pray. Be holy, be righteous. Sing and dance before the Lord. Wag naman kayo magagalit sa akin, ha? Kasi ganito nangyayari. Awit, tigil. Tugtog, tigil. Dalo, tigil. Turo, tigil. Hayo, tigil. May mga mood. Dadalo ka ba? Ewan ko. Aawit ka ba? Tutugtog ka ba? Ewan ko. Parang wala ako sa mood ngayon. Parang nagtatampo ako ngayon. Parang bumabagyo ngayon. Aawit ka ba? Dadalo ka ba? Tutugtog ka ba? Sasayaw ka ba? May celebration kami ngayon, Sunday. Patay ka. Hello. The rapture of the church is about to take place. Death is certain, is coming any moment. Accept Jesus Christ now as our Lord, God, and Savior. Now. Serve now. Kasi ang akala kasi ng marami, hindi pa tayo mamamatay. Ang akala kasi ng marami, hindi pa magra-rapture eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam mo, kahit sinong magkamali, sinong magkasala, sinong umatras o sumuko, kahit na ako pa, inisip mo ako mali, magtuloy ka pa rin. Amen ba? Kasi hindi ka naman nabubuhay para sa akin, nabubuhay ka para sa Diyos. Amen? Oh. You are not serving the Lord because of me. You are serving the Lord because of the Lord. May tao pa ho ba rito? And lastly, alam mo, pag namamatay na yung mga mahal natin sa buhay, di ba? Naalala kita, I miss you. Nasabihin, di ba yung mga puntod ng mga mahal nila sa buhay? Naalala kita, I miss you. Hindi kita nasunod, patawarin mo ako, hindi ako nakinig sa iyo, ay patay na eh. Ito ang flowers para sa iyo. Ito ang candle para sa iyo. Biko, kumain ka. Kumain ka ng biko. Maraming latik yan. Tatawag ng mga pare, papapasbasan, magpipray. Minamahal namin, pumunta ka sa saktong Bino Espesyal. Nakikinig pa ho ba tayo? Nakikinig pa ho ba tayo? You know, if our loved ones or friends or relatives are dead already, we miss them. We are always crying for them. Full of regrets that we did not obey them. We did not love them. And maybe we did not evangelize them. Kaya ito ang bilin ko, ito ang payo ko sa inyong lahat. Habang buhay pa yung classmate mo, habang buhay pa yung busmate mo, habang buhay pa yung friends, loved ones, and relatives mo at hindi pa ligtas, iligtas mo na ngayon na kasi bukas huli na ang lahat. Nakikinig pa ho ba tayo? At habang buhay pa ang mga tao sa mundong ibabaw na ito, ngayon mo na ipadama ang pagmamahal sa kanila. Ngayon ka na sumunod. Ngayon ka na magpatawad. Ngayon na. Ngayon ka na umintindi at umunawa at magpasensya. Nakikinig pa ho ba tayo? Ngayon na. Kasi pagpatay ka na at patay na siya, hindi mo pwede sabihin patay na siya, pinapatawad na kita.
Eh, patay na siya eh. Eh, kung patay ka na, patawarin mo na ako. Eh, patay ka na eh. Nakikinig pa ho ba tayo? While we are still alive, give our best now to the Lord. While we are still alive, evangelize the lost as fast as we can, as many, as fast as we can, no matter what the cost may be. Love our friends, loved ones and relatives, our parents and our siblings, our brothers and sisters. Nakikinig pa ho ba tayo? Eh merong ano, merong kuya. Sabi sa kuya, magpahinga ka na po muna. Una, may edad ka na po. Eh may pandemic ngayon, bagamat balot tayo ng dugo ng Panginoon, pero may edad na po kayo. Magpahinga na po muna kayo at hayaan nating gumawa ang iba sa trabaho ninyo. Eh ayaw, yun, sinugod sa ospital. Hindi nakikinig eh. Nakikinig. Andiyan pa ba kayo? While we are still alive, listen to the good counsel. While we are still alive, listen to the good teaching, to the good suggestion. While we are still alive, forgive and forget. While we are still alive, evangelize the lost as fast as we can, no matter what the cost may be. Alam mo, nung inano kami ng checkpoint ng mga pulis, hindi ko naman sinabing ipapag-pray ko sila eh. Sila mismo ang nagsabi, Pastor, will you please pray for us? Oh, yes, yes, of course, of course. Sabi ko, yan nga po talaga ang gagawin namin eh. Meron kaming dalang mga pangmerienda para sa kanila. Ito po. Binigyan pa namin ng mga pack ng mga pangmerienda nila. Dinagdagan pa namin. May kasamang mga Bible siya, may mga kasamang traksyon. Hindi po mahirap ang Kingdom of Jesus. Sobrang yaman po natin. Eh bakit hindi ko nakikita? Eh syempre, baka nakawin ang mundo. Philippians 4:19, I will supply all your needs. Eh meron nga tayong kapatid sa Panginoon eh. Itinatanong ko lang naman ang simpleng tanong. Hindi ako sinasagot. Kinausap ko yung mahal niya sa buhay para sagutin yung tanong ko. Tinatawagan ko, ayaw ako sagutin. Nag-iisip ng kung ano-ano. Sa gandang lalaki kong ito, pinag-iisipan mo ako ng ganyan. Ang ginawa ko, pinadalang ko ng bigas. Nadalang ko ng bigas. Eh, ba't ba pinadala ng bigas? Eh, inaaway ka na. Yun nga sabi ng Bible eh, love your enemy. Eh, bakit di mo kami pinapadala ng bigas? You are not my enemy. Hindi ah. Nagpapadala ako, hindi nyo lang alam. Ayoko lang ipagsabi. May tao pa ho ba rito? Do not let your right arm know what the left arm is doing. Yun ang sabi ng Bible. Nakikinig pa ho ba tayo? Support now, bless now, forgive now, repent now, renounce now, be holy, be righteous now, serve now the Lord. Amen. Evangelize now the lost at any cost before it's too late. Maaring masabi natin, hindi pa naman ako mamamatay. James 4:13 hanggang 17. James 4:13 after verse 17, don't say that you will not yet die because you do not know what will happen in the morrow. Or tomorrow, you do not know what will happen. James 4:13-17. And the rapture of the church is about to take place at any moment. We are not waiting for any signs. The signs are already here. Amen? Alam mo, ito na lang ang mangyayari niyan eh. Tingin po kayo sa akin. Pag bigla tayong nawala at na-rapture tayo, magugulat na lang ang mundo. Mo, nasaan na si Catherine? Si Catherine Magno, nasaan na? Dati nagpo-post pa yun ah. Dami pang pinopost nun ng mga mansariya. Pero ngayon, wala na. Magugulat sila, hindi ka na nagpo-post, hindi ka na active.
wala nang nag-aasikaso ng FB account mo, ng Instagram, ng Twitter, na rapture na tayo. Nakikinig pa ho ba tayo? Kung gusto nyong salihan lahat ng group, if you want to join all groups here on earth, do not allow them for you to be evangelized by them. Evangelize them. And please, help our groups. Help our social and media accounts. Help our ministry. Hindi nyo ba napansin? Ang daming ministry nagdatingan, nag-angatan, nagyamanan, nagsikatan, di ba? Biglang nakikita mo, bagsakan, istapan, collapse. Na totoo lang. Di ba, agay nga ng pinrish ko sa inyo last Sunday, isang mayamang church. Mayaman, mayamang talaga. Mga celebrity, mga public figure, ang kanilang mga attendee, nangutang ng mga property. Kumina offering nila. Walang trabaho yung mga public figure ngayon, yung mga business nagbagsakan ngayon, walang pambayad ngayon ng utang. Nakikinig ko ba tayo? Yung mga pastor nila, 50 years old pataas, tinanggal na nila, wala na silang pambigay ng suporta. And this is a true story. There many churches, their offerings collapse. But here in the Kingdom of Jesus Fellowship, our offerings increasing and increasing and increasing and increasing. Bakit? Kasi ang mga attendees sa KOJF, kay may pandemya, kay wala, tapat na nagbibigay sa Panginoon. Many churches, their offerings collapse. But in the Kingdom of Jesus Fellowship, our offerings getting is increasing and increasing and increasing because we are faithfully giving to the Lord. And not only that, many viewers and many listeners are also sending their tithes and offerings to the Kingdom of Jesus Fellowship because they know that this is a true ministry. Amen? They got healed because of our prayers. They keep on receiving fresh manna from heaven, anointed fresh revelation from heaven as they continually watch and listen to this ministry. Sipin mo yun. You know, listen, alam mo ba na ang pandemya, hindi yan pang Kristiyano? Upo, basahin mo ang Biblia. Pag may pandemya, hindi pang Kristiyano yan. Basahin mo Biblia. Lagi yan. Pag may pandemya, hindi pang Kristiyano yan. Sa gitna ng pandemya, ang mga Kristiyano ini-spare ng Lord. Amen? Pandemic crisis is only for the unbelievers. During pandemic crisis, you know, the Lord spare the true believers, the true Christians. Basahin mo Biblia. Tingnan mo yung panahon ni Elisha. Yung tubig, hindi mainom ni Lason. Anong ginawa ni Elisha? Hinagisan lang ng kapirasong tangkay. Yung tubig na may lason, ni Lason, nawala yung Lason. Naging purified water, mineral water. The water, poisonous water, changed by God into a potable, a tap water, a drinkable water. You see? Tingnan mo pa ito, ang dami-dami sa Biblia niyan eh. Diba, sa gitna ng kahirapan, diba? Nakita niyo ba yung babaeng balo, pati yung anak niya? Kumain! In the midst of famine, in the midst of poverty, the widow woman and her son was provided by God during famine. You see, Elijah was provided by God during famine. At ito pa, 5 tinapay, 2 isda, ilan ang pinakain? 5,000. Only 5 loaves. And 2 fishes. Tama ba yun? God fed 5,000 people, excluding the women and the children. Lalaki lang ang binilang. Kaya sa gitna ng pandemya ng buhay na ito, tinatamaan ka ng pandemya, ewan ko. You are a kingdom of Jesus, a kingdom that cannot be shaken.
Hindi ka pwedeng tamaan ng pandemya. Amen! Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi tayo ang nire-revive. Tayo ang nagre-revive. We are the revivalists. We are the reformists. We are the apostolic people. We are changing the world. We are changing the society. We are changing the system. And listen very carefully. Ito, makinig kayo maigi. Di ba ang sabi nila, kami, binabago namin ang mundo, binabago namin ang sistema. O, di ba, ang sikat na sikat sila, ang sigla-sigla nila, huwag naman silang ma-open sana. Pagkatapos, bagsakan na sila, ang hihina na sila. Akala namin, you are changing the world, you are changing the system, you are changing the society. Eh, bakit ngayon ang hina-hina mo na? You know why? You know the reason? Nagkamali sila. Ang binabago nilang mundo, binabago nilang society, pero isang araw bagsak sila. You know why? Because they forgot to change first themselves. Ito muna ang baguhin mo. You cannot change the world. You cannot change the society. You cannot change the system unless you change first. Magbago ka muna. At pag binago mo ang sarili mo, mababago mo lahat. At hindi ka akat panaog, hindi ka babataas. Tuloy-tuloy ka! Tuloy-tuloy ka! Sapagkat ikaw ang unang nagbago at nagpapatuloy ng pagbabago. Amen po ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Change first yourself through Jesus and you can change the world, you can change the society. Pag nakita ng asawa mo, anak mo, magulang mo, kapatid mo, nagbago ka, sasama sa iyong lahat yan. Nagbago ka eh. Ano nangyari sa'yo? Iba na abit mo, iba na tugtog mo, nagpapatawad ka na, mabait ka na, tumutulong ka na, sumusuporta ka na, nananalangin, nag-aayuno ka na. Dati hindi ka naghuhugas ng pinggan, ngayon pati kaldero, hinuhugasan mo na. Pag nakita nilang nagbago ka and you can change the world. You are the light and the salt of this world. Kaya nga sa anniversary natin, ang team natin, alam nyo kung anong team natin? Ano nga yun, Masora Elmi? Ano nga yun, yung team natin? Malapit na yun. Kaya wag lang tithes and offerings ang ibibigay mo. Ha? Kaila, to those who are watching and listening right now, please send your tithes and offerings, your love gifts, your pledges, etc., etc., and please give for the anniversary. Ano? I will make Jesus known to all the world. I will make Jesus known to all the world. Pag nakilala mo si Jesus, ipapakilala mo siya sa buong mundo. Ikaw muna ang dapat mamakilala mo si Jesus. Pag binago ka ni Jesus, babaguhin mo ang buong mundo. Sarili mo muna. Kaya di ba nakabasa niyo iba? Sikat, magaling, mayaman, matalino, marami, air condition, etc. Isang araw, collapse. You know why? Nakalimutan kasi nilang baguhin ang sarili nila, unahin nila. Kaya alam mo, ang pagbabago, listen very carefully, ang pagpapatawid, pagpapakabanal, tuloy-tuloy yan eh. Tuloy-tuloy yan. I die daily, Apostle Paul says, I die daily. The Lord is changing us from glory to glory. Alam mo, di ba yung mga bisit kasalanan, minsan bumabalik yan eh. Minsan si sumpong, bumabalik yan eh. Si galit, si hindi pagpapatawad, bumabalik yan eh. Yung masasamang ugali, minsan bumabalik yan eh. Kinakailangan, paalisin mo ng paalisin eh. Layuan mo ako, sasabihin mo. Di ba? Minsan, ang sipag-sipag mo umatindi, pero minsan tinatamad ka eh. Minsan, ipopos mo pa sa FB mo, humahayo, walang tinakatakutan. Isang araw, wala ka ng pinopos eh. Di ba? Ganyan ang buhay natin, sa totoo lang. Kaya kinakailangan, labanan mo talaga eh. Kaya kung gusto mong baguhin ang mundo, baguhin mo sarili mo. Patuloy mong baguhin ang sarili mo. At ito ang ginagawa nga natin. Kaya ang anniversary natin, may t-shirt tayo, no? Kaya umorder na kayo ng mga t-shirt ninyo. Umorder na kayo. I will make Jesus known to all the world. Ito, totoo talaga ito. Oh. Totoo talaga. Nakita niyo yung mga sasakyan dyan? Nakita niyo marami? Hindi akin yan. Sa inyo yan.
I will make Jesus known to all the world. So, order now your t-shirts. With collar and without collar. Oh, mamili ka, bahala ka. May tao pa ho ba rito? Kaya, bago maging huli ang lahat, accept Jesus Christ now as our Lord, God, and Savior. And give our best to God. And give our best to our loved ones, friends, relatives, and to all the world. Amen? Tayong lahat ay tumayo. I want to serve you with all my heart. I really love you until the end, yes, Lord, of my life. I want to follow you. I want to walk with you. Just look unto Jesus, yes, Lord, in the midst of the trials, because I know that if He leads me, Jesus always cares for me and gives me joy in my heart, willing to give the crown of my life. Lord, I want to serve you. Lord, I want to serve you with all my heart. I really love you until the end of my life. I want to follow you. I want to walk with you. Just look unto Jesus in the midst of the trials, because I know that if He leads me, Jesus always cares for me and gives me joy in my heart, willing to give the crown of my life. Sige, tuloy lang ang awit natin, ang tugtog natin para sa Panginoon. Sige po, manatili tayong nakayukot, nakapikit habang umaawit at tumutugtog ang ating mga kapatid. Gusto kong sabihin sa iyo, nagpapatawad ang Diyos. Kahit gaano kalaki ang kasalanan, nagpapatawad ang Diyos. Nagpapagaling, gumagawa ng himala. Nagbabago ng buhay. Handa niyang isulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Huwag mong isipin ang isipin ng mga kasalanan mo. Kayang patawarin, kayang baguhin ng Diyos yan. Huwag mong isipin ang mga sakit mo, kayang pagalingin ng Diyos yan. Huwag mong isipin ang mga problema, pagsubok, laban ng buhay. Kayang lutasin lahat ng Diyos yan. Huwag mong isipin kung paano mo paglilingkuran ng matindi ang Panginoon, na baka hindi mo kaya, baka hindi mo magawa, baka hindi mo matapos. Huwag mo isipin yan. Ibigay mo lang ang the best mo sa Panginoon. Gawin mo lang ang tama sa harapan ng Diyos. Maging ang kabanalan, hindi natin kaya yan, kaya ng Diyos lahat yan. Come on. God is a healer. God is a savior. A forgiving God. God can change us. God can solve all our problems. God can heal us. God is a miracle working God. God will can bring us to our destiny, to our high calling. Urabakanda labashiri biyanda rabahanda. Kaya sa oras na ito, isurrender, isuko natin ang totohanan ng ating buhay sa Panginoon. Come on. Surrender our whole life to the Lord, our everything to the Lord, 100% to God. No reservation, no excuses, no alibi.
kadalasan nga, hindi na kinakailangan ipag-pray pa ang ating sakit at karamdaman ng ating mga pangangailangan eh. Basta nakinig ka lang ng lubos at pinapasok mo ng totohanan sa puso mo, gumagaling ka na eh, tumatanggap ka na ng himala. Mga problema at pagsubok laban ng buhay, tinatapos na ng Diyos eh. Kasi nakita ng Diyos yung puso mo, tumanggap eh. Many times, no need to pray for our sicknesses, for our needs. As we accept the word of the Lord and willing to put it into practice, oh, the Lord is willing to supply all our needs, to do miracle, to heal us. Yes, Lord, and gives me joy in my heart, willing to give, yes, Lord, the crown of my life. We will sing this song once again. We will sing this song once again. Aawit natin, aawit tayong muli, ha? At sa oras na ito, receive your forgiveness. Receive your deliverance. Receive your healing and miracle and success and victory and breakthrough and release. Receive the forgiveness of your sin. Your name will be recorded in heaven. Basta ang gagawin lang natin sa oras na ito, ipapakita natin sa Diyos ang totohanan nating paglapit sa Kanya. Totohanan ng pagsisisit, pagbabalik loob sa Panginoon. Ibibigay natin ng totohanan ng ating buhay sa Kanya at maglilingkod tayo sa Kanya. Hindi tayo titingin kaliwat, kanan, likod at harapan, maging sa sarili natin o kung sino pa man, matitisod tayo. Titingin lang tayo sa Diyos. Hindi tayo makikinig kanino man, sa ipupos ng sino pa man. Ang titingnan natin si Jesus lang, kasi sa iba matitisod tayo. At hindi nais ng Diyos na matisod tayo. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Shall we sing that song once again? Lord, I want to serve you. With all my heart, with all my heart, I really love you. I really love you until the end, until the end of my life. Of my life, I want to follow you. I want to walk with you. Just look unto Jesus. In the midst of the trials, in the midst of the trials, because I know that if He leads me, Jesus always cares for me and gives me joy in my heart, willing to give the crown of my life. Sing it again. Lord, I want to love you. Lord, I want to love you. I want to love you. Love you. We don't love you, love you, love you. I really love you until the end of my. To walk with you. Just look unto Jesus. Just look unto Jesus. In the midst of the trials. Because I know. That if He leads me. Jesus always cares for me. And gives me joy in my heart. Willing to give the crown of my life, the crowns of my life. Patuloy po nating itaas ang ating dalawang kamay patungo sa langit. Shall we continually lift our both hands to Jesus? Thank you, Lord, for forgiving all of my sins and iniquities.
Thank you, Lord, for blotting all my transgressions. Thank you, Lord, for making me holy and righteous right now. Thank you, Lord, I am forgiven, Lord. Pinatawad niyo na po kami. Thank you, Lord, I am healed by the stripes of Jesus. I am receiving miracles right now in Jesus' name. Kaya sa oras na ito, itulak mo ang bukol, wala na ang bukol. Anumang mahapdi, anumang masakit, wala nang lahat yan sa pangalan ni Kristo Jesus. Makakita ka, makalakad ka, makarinig ka, makatalon ka, makasayaw ka, makalundag ka, makapagsalita ka. Magaling ka na! Yes, let the blind see, the deaf hear, the mute speak, the lame walk. And those who are, yes, suffering from coronavirus, those who are suffering from cancer, be healed in Jesus' name. Suffering from poverty, be healed, be prospered in Jesus' name. Tanggapin ninyo ang kagalingan. Tanggapin ninyo ang himala. Tanggapin ninyo ang kasaganaan. Tanggapin ninyo ang tagumpay. Ura baba, kanda, rababa, syanda. Dumating sa inyo ang magandang at malaking tahanan at i-enjoy nyo ang buhay na ito. Lagyan nyo ng gawain ng Panginoon. Yes. May your houses become built and put up the KOJF church in that, in your area, in your house, a Bible study in your area. Let your jobs and business prosper, grow and increase. May you become rich and wealthy and enjoy the blessings of God and become a supporter of the church, of this church, that we will evangelize immediately the Philippine Island and the nations of the world. Pura raba kanda raraba shanda. Receive the good health of God, that you may enjoy the good health of God and use your strength to serve the living God. To use your gifts and talents to the Lord. Dumami ang mga sasakyan mo upang sa ganun ang mga sasakyan iyan ay gamitin ipangsundo ng mga attendee. Yes, may your vehicles increase and more vehicles, may more vehicles come and use it to pick up attendees, to bring to the church of the living God. Ura raba shinda raba shanda. Kaya sa lahat po na naniniwala na ang Diyos ay pinatawad ka na, pinagaling ka na, binago ka na, niligtas ka na, ginawang ka na ng himana, pinayamang ka na, pinasagana ka na, pinromote ka na, pinali ka na at ginagamit ka na ng Lord more mightily at gagamitin more mightily, effectively in this final hour. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Yes, Lord. Yes, Lord, we believe. We receive your healing. We receive your miracle, success, breakthrough, wealth, riches, honor, fame, glory that will be given to your name alone and alone and alone. Para lahat sa iyo yan, Panginoon. Kalakasan, kalusugan, kapangyarihan, lahat yan ibibigay sa iyo, ipapagamit sa iyo. Para sa iyong karangalan, Panginoong Diyos. Ang mga sasakyan ay ipapagamit sa iyo. Ang tahanan ay bubukas para sa Bible study. Papapasukin ang mga attendee. Bibigyan nyo kami ng malaki at magandang tahanan maluwag para ma-enjoy namin ang buhay na ito at magkaroon ng Bible study sa aming mga tahanan. Yes, Lord, mararamihin nyo yung pera namin upang ma-enjoy namin ang buhay na ito at magiging supporter kami ng church. Magkaroon kami ng maraming sasakyan upang sa ganun ipang sundo ng mga attendee, ipang hayo, ipang misyon. Bibigyan nyo kami ng kalakasan at kalusugan. Ipaglilingkod namin ang aming mga talento sa inyo. Salamat, Panginoon. Mga magagandang instrumento ibibigay nyo, Panginoong Diyos. And great, great anniversary will be celebrated this coming December, O God, in Jesus' name, the Son of the Living God. Our healer, declare it, our healer. You sent your words. You sent your words. Our disease. Our healer. Sing it again for the very last time.
You are the God that healeth us, that healeth us. You are the Lord our healer. Healing of sicknesses and diseases. Healing of our finances. Healing of relationship. Hallelujah. Healing of jobs and businesses. Hindi my, our. As our. Sama-sama na tayo buong mundo. Yes, Lord. Hallelujah. You send your words and heal our disease. You are the Lord, our healer. For the very last time, sing it. That blesses us. That blesses us. You are the Lord. That bless us. That bless us. You sent your words. You sent your words. And bless us, Lord. And bless us, oh Lord. You are the Lord. You are the Lord. That bless us. Sing it again. That blesses us. You are the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. You send your word. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah! Inanuman ang palakpak natin. Malakas ang palakpak sa Panginoon. Mataas ang talon sa Panginoon. Yung iba, makakaupo kayo. Yung iba, kung gustong manatiling may sakit, makakaupo kayo. Bahala sila ron. Amen ba? Sige, makakaupo na kayo. You can sit down for a while. Yung iba, gustong manatiling may sakit, bahala sila ron. Kung gusto nilang mamatay na, bahala na sila ron. Kung gusto nilang magdusa sila, mahirap sila, bahala na sila ron. Kung ayaw nilang maglingkod sa Diyos, bahala na sila ron. Mahina, kuluntoy sila, iyakin sila, bahala na sila ron. Pero tayo ayaw natin ron. Amen po ba? We prepare, we choose to be holy, to be righteous, to be clean, to be healthy, to be rich, to be wealthy. Amen? To be in good health. Amen po ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Yun ang gusto natin. Diba? Diba mas maganda malaki bahay mo, diba? Kasi yung liit-liit ng bahay mo, nagsisiksikan kayo. Oh. Tapos may Bible study pa kayo ron. Oh, mga mare, pasok kayo sa sala namin. May Bible study kami rito, mare. O, di ba? Alam, sumasagot. Di ba? Maganda, ang dami mong sasakyan, di ba? Para pinapansundo mo ng mga attendee, di ba? May tao pa ba rito? Di ba? Maganda, ang dami mong pera, di ba? May pang-offering ka, di ba? May tao pa ba rito? May pang-tulong ka sa mga nangangailangan, frontliners, pang-mission, etc. Pang-radio, pang-TV, pang-anniversary to the nations of the world. Di ba? Mas maganda yon. Tama ba? Gusto niyo yun? Yes. Oh, basahin natin Philippians 4.19 bago tayo magwakas. Philippians 4.19. Basahin natin. Yan. Before we close, ha? We are not yet close. We are almost done. But not yet done. Philippians 4.19, it says. Yan. Your favorite verse. Paborito mo itong versikulo na ito, di ba? Sa ulado mo ito eh. Philippians 4.19. The Bible declares in Philippians 4.19. Yan. Anong sabi rito? And my God. Pakisabi, my God. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Sabing ganon, lahat daw ibibigay lahat ng pangangailangan mo. Physical healing, financial healing, spiritual healing, emotional healing, spiritual needs, physical needs, emotional needs, relationship needs. All your needs will be given to you, will supply all your need according to His riches in glory in Christ Jesus. Sino ang magbibigay? Sino ang magsusupply? And, pakibasa ninyo yung verse 19. Sige nga po, basahin nga po ninyo yung verse 19.
Say, basa nyo nga po, lakasanin nga ninyo. Binabasa ba ninyo? Basa nyo nga po. Verse 19, basa ninyo. Sinong nakakita na? Sino nakakita? Oh, sino? Sino nakakita? Wala namang naghahanap eh. Lapas kasi yung ano, salamin para makita. Anong sabi sa verse 19? Sino nakakita? Yan. Not all gods, but the God of Apostle Paul and my God, not the all gods, but my God, Apostle Paul's God. It means the true God. Please seek the face of the true God. Please seek the counsel of the true God. Pray to the true God and ask the help of the true God, the God of Apostle Paul, the God of the Bible, the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and my God. Kaya maraming tao, inaasahan nila, matutugon ang pangangailangan nila, hindi natutugunan. Bakit? Kasi maling Diyos. And my God, whose God? The Apostle Paul's God will supply all your needs. Bakit? Ang kinakausap dito ni Apostle Paul ay mga taga-Philippians. Amen? Apostle Paul is talking to the Philippian church. And he is saying to the Philippian church, and my God will supply all your needs. Ang tanong natin, ito. Number one, bakit isusupply? Kasi totoong Diyos. Amen? Amen po ba? Totoong Diyos ang magbibigay, ang magsusupply. And secondly, basahin natin yung verse 14. Yet, it was kind of you to share my trouble. And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving, in receiving, except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Not that I seek the gift, that I seek the fruit that increases to your credit. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. O dito na po akong magwawakas, ha? Kung bakit sinasabi ni Pablo, ang Diyos sigurado isusupply ang lahat ng mga pangangailangan nyo, mga taga-Pilipos, yung Diyos ko mismo, yung totoong Diyos. Bakit? Kasi, sinupply nyo rin, amen, ang lahat ng pangangailangan ko simula pa ng unang panahon. Amen po ba? May sumasagot? May tao ba? Walang sumasagot? Yan. Since from the start, you supply all my needs as a true man of God, all the needs of my ministry, so therefore, God will also supply all your needs. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, kung gusto mo ng magandang trabaho, magandang negosyo, umuunlad ang trabaho mo at negosyo mo, napopromote ka. Kung gusto mo na pinapagpala ka ng Diyos ng tuloy-tuloy, pinapasagana at pinapayaman, hindi pang sarili mo lang, ha, para itulong mo sa gawain ng Panginoon. Yun ang dinidiin ko, ha, hindi makasarili, ha. Pagyayaman ka lang sa sarili mo, wag na lang. Pero kung yayaman ka at payayamanin mo rin ng marami, lalo na ang gawain ng Panginoon, yun ang gusto ng Diyos. Amen po ba? Kung lalakas ka, gagamitin mo lang sa kasalanan yung lakas mo, wag na lang. God is very much willing to bless us in every areas of our lives to supply all our needs. What we have to do is give our tithes and offerings faithfully to the Lord. Give our pledges, love gifts, ministry of compassion for the evangelism, for the tracts, for the missions. Yung mga tracts natin, libre yan. Yung mga mission natin, magastos yan to the nations of the world. Very expensive. Yung ating pamimigay sa mga frontliners, Bible, libre yun.
yung ating mga tulong na binibigay sa kanila, libre yun. Mga kapatiran, tinutulungan natin, libre yun. Merong kapatiran, eh, papadalan ko ng bigas, ayaw niya. Sabi niya, namimigay din po kami ng bigas. Pwede wag, ayaw mo eh. Joke lang yun. sa loob, eh, kaya pa naman eh, bigay niyo na lang po niyo sa iba. Mataas ang paid ah. Pero tumutulong ho tayo, wala pong biro yan. Yung mga cellphone natin, mga leader natin na walang cellphone, binagbibilan natin ng cellphone yan. Naka-postpaid sila, binabayaran ng church yan. May tao pa ho ba rito? Yung mga kapatirang walang pamasahe, binibigyan sila ng pamasahe, pantaksin ninyo. Totoo po yan. Wala kang pamasahe, kukunin, pipikapin ka namin, o ito pang taxi mo. Kung makarating ka rito, one way lang pamasahe mo, pagbalik mo, bibigyan ka namin, lapit ka lang sa amin. Give and take sa Kingdom of Jesus Fellowship. Family ito eh, KOJF, family. Fellowship, pag sinabing fellowship, sharing one's another, sharing one's life. Family ito. Nagkakatampuhan ba kayo sa Kingdom of Jesus Fellowship? Opo, madalas, palagi. Pero nawawala din palagi yan, bati na uli kami. Tao eh, di ba? Tao naman. Pag hindi ka nagtatampo, hindi ka tao. Pag hindi ka nasasaktan, hindi ka nagalit, hindi ka naapektuhan, hindi ka tao. Amen po ba? Pero lahat yan hindi nagtatagal, tapos ka agad yan. Amen? So, our God will supply all our needs if we will also supply the needs of the true ministry and the true men and women of God. Amen po ba? Basahin mo ba ang Philippians 4:19? Ibibigay ng Diyos. Diyos ko ha, hindi ng Diyos ng sino pa man. Yung Diyos ko. Ibibigay ng Diyos ko ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kung sisimulan mo sa verse 14, makikita mo rito, kayo ang kaisa ko. Simula pa ng panahon, nung unang panahon, kaisa ko na kayo. Kakampi ko na kayo. Nagpapadala kayo ng tulong, hindi nyo ako nililimot. Kayo at kayo, paulit-ulit kayo, nagpapadala kayo. Ang Diyos ko naman ay pagpapalain kayo. My God and the God of the Kingdom of Jesus Fellowship will bless you abundantly, will heal you, will make you prosperous as you bless and support this ministry. Amen po ba? Lalo na mag-anniversary tayo ha. Yung mga sobrin ninyo, lahat ng nakasulat dyan, lagyan ninyo. Pag lagyan nyo yung tithes, yung mga sumusunod, lagyan ninyo. Lalo na yung anniversary, lakihan ninyo. Huwag kayong kuripot. Sabi ng Proverbs 11, 24 and 25, ang kuripot, nagdarahop. Ang bukas ang palad, pinapagpala. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Proverbs 11, 24 and 25, those who are generous will be blessed abundantly by God. Those who repress others will also be repressed. Amen? So ipanalangin natin yung million-million, billion-billion yung ipapadala ha. We will pray for your millions and billions that you will be sent here to the Kingdom of Jesus Fellowship. To those who are watching and listening out there, PM us. Call us or text us. 0998-989-2963. 0998-989-2963 or email us at may16, 1963@gmail.com. may16, 1963@gmail.com. may16, 1963@gmail.com or attend. At yung mga pastor at pastora natin na nagliligom, na nangungulekta, i-remit nyo lahat yan ha. Walang magnanakaw sa Kingdom of Jesus Fellowship, walang nangungupit sa Kingdom of Jesus Fellowship. There are no thieves and professional thieves in the Kingdom of Jesus Fellowship. So we will pray for your millions and billions that you are sending to the Kingdom of Jesus Fellowship to be used for the radio, for the television, to be used for the social media ministry, and to help and to establish more churches all over the nations of the world, and to help our churches and all the brethren and churches connected to us. So Father, we just want to thank you that you are giving us ability to give to your kingdom, for the propagation of the gospel of the kingdom.
Panginoon, ibinibigay po namin to ng buong puso. Taos sa puso namin, we are giving it cheerfully from our heart. And Lord, you are opening the windows and doors of heaven, pouring out so much blessing to us, Lord. Maraming marami pong salamat, Ama. We just want to thank you and we bring back to you all the glory in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo ay yung pagpanglikom natin. To those who are watching and listening out there, you can send your love offerings, tithes, donations, support, etc. through GCash, through BPI, BDO, China Bank, Cebuana Luwilier, Western Union, through M. Luwilier, through LBC, through Palawan. There are so many, many ways. Yung lahat ng mga nakikinig at nanonood, bakit hindi nyo po tularan yung mga nakikinig at nanonood? Na hindi lang nakikinig at nanonood, kundi patuloy na nakikinig at nanonood at pinag-iimbita pa ito at nagpapadala. Those who are watching and listening out there, imitate the example of others. Not just watching and listening, but inviting their loved ones and friends to watch and listen also. And not only that, they are sending financial support to this ministry. Because they believe that this is a true ministry, a ministry born from the heart of God. And the ministry that has a calling and mandate from God to bring the real salvation of Jesus to the world, in order for the world to receive healings and miracles from God, to experience the goodness of God, and to bring the nations of the world to our high calling and perfect destiny in Jesus Christ. Sa purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay, so tayong lahat ay tumayo at magwakas na tayo sa ating panalangin. Pangunahan tayo ni Pastor Antoinette. Sige. Yan. Tanggal muna ng face shield at face mask. Mag-pray. Ako naman ang gwapo pa rin ba kahit naka-face? Ano? Tara. Sige po. Tayo po ay dumako sa pangwakas na panalangin. Thank you, Lord, for giving us a chance to worship you this day, O Lord. Thank you, Lord, for allowing us to love you more and serve you more, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa araw na to, O Diyos. Dahil nakasamba kami at pinuri ka namin, Panginoon. Salamat dahil hindi kami kasama sa pandemya, sakit karamdaman, bagkus, O Diyos. Kami ay malakas dahil sa iyo, Panginoon. Pinalakas mo kami, pinasagana mo kami, pinayaman mo kami, Panginoon. Upang patuloy na makasuporta sa lingkod mo, sa ministeryong pinagkatiwala mo, Panginoon. At Lord, salamat sa lingkod mo, Panginoon, na patuloy na nagbibigay ng buhay sa iyo. Patuloy na naglilingkod sa iyo hanggang sa ikalawang mong pagbabalik, Panginoon. Salamat po sa araw na to, maging sa kapatiran, O God, na hindi ininda ang bagyo, bagkus, O Diyos. Hallelujah, malakas kami at walang bagyo, Panginoon. Tinalo mo ang bagyo, Panginoon, sa buhay namin. Kaya naman, O Diyos, nauna ka sa amin, Panginoon, na purihin, sambahin, Panginoon, sa araw na to. Kaya naman po, maraming salamat, O Diyos, dahil ikaw po ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Hanggang sa aming pag-uwi, patuloy, O God, na ingatan mo ang bawat isa na kapatiran na pumunta dito at iingatan, Panginoon. Protect them with your blood, O Lord, at patuloy, O God, na maglilingkod, magpupuri kami, Panginoon, hanggang sa susunod na linggo. At, O Lord, patuloy na suplayan mo ang pangangailangan ng lingkod mo, O Diyos. Maging ang kanyang pamilya, Panginoon. Ikaw po ang magpo-provide ng mga tuition ng kanyang mga anak. At, O Lord, salamat, Panginoon, dahil mabuti ka sa aming mga buhay. We give you praise, O God. Glory, adoration, thanksgiving. Amen. Sige, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Yung mga order ng t-shirt, umorder ng t-shirt, ha?
Yan.